Hello and welcome back po muli sa ating munting channel, no? So it is gawa lang natin ng review tong game ng Dear Ella, no? It says requested to, no, from by ano pala na to, si Sergio Garcia, no, sir, pa review po ng Dear Ella, no? So ayun, shout out sa iyo and thank you for ano, no, visiting the channel, no? So Dear Ella, no, under to ng Come to Us, no? O, gumawa ng Dear Ella, ay gumawa ng ano, ng Idol Luca, gumawa ng Summoner's War, Chromatic Soul, no? So ito, nilaro ko na siya, no? So ayan, napaabot ka ng level 14. So ano to, RPG to, no? Turn-based, no? Ay, turn-based, auto-play to, no? Bali yan, napaabot ko siya ng level 14, no? So nilaro ko siya hanggang 14 para ma-unlock ko itong workshop, saka itong forge. Itong forge, no? Ito, hindi ko pa ma-unlock to kasi medyo matagal-tagal pa, eh. Oh. Adventure 3, medyo pag tumatagal kasi syempre mahirap yung game. Kailangan mong i-upgrade yung mga heroes mo, no? Ngayon, sa activity. Ito rin, 450, hindi ko rin ma-unlock pa to, no? So, basic gameplay nito is RPG, no? Autoplay to, no? Hindi, siguro alam nyo naman na yun kung paano ang gameplay ng Dear Ella, no? Parang ganun lang siya, no? So ngayon, paano ba 'tong laro na 'to? Paano tayo kikita sa laro na 'to, no? Eh hindi na kasi ang C2X game ngayon, mga Contuas game ngayon, hindi na kagaya dati, no, nung panahon ng Dear Ella saka ng Idol Ella, ng Idol Luca saka Chromatic Soul, no, madali mag-exchange, no. Sa ngayon kasi, itong Dear Ella na 'to, kailangan mo daw dito ng NFT na heroes. So ito, no, NFT na heroes para maka-earn ka ng check mo din currency ng ruby. Ito, rubies or itong crystal, no? So, dalawang klase kasi yung ruby niya. Ayan, meron bound asaka unbound. Siguro ito yung pwede mo i-exchange sa ILY, yung pinaka-token nila, no? So, itong ruby, ayan, 508, nakakakuha na tayo. Pero itong ano, ruby na isa, wala pa tayo nakuha simula na nag-start tayo maglaro, no? So, check natin yung website niya. Check natin yung tokenomics niya. Tokens, eto nga yung token niya, ruby saka crystal, no? Asa na ba yung exchange nito? Meron ba dito? Ay, wala yata din. Sana hanapin ko muna. I-discuss muna natin to, no? So, ito yung NFT niya. Oh. Turn your heroes into NFT collectibles. Enjoy your adventure to the fullest. So, pwede mo daw i-turn yung mga heroes, gawing NFT yung mga heroes na nakukuha mo, para maging NFT heroes, para maka-earn ka siguro nung tinatawag nilang ano, rubies, no, sa crystal. Ngayon, saan na ba yun? Chinek ko yung market ng C2X. Eto pala, market, no. Kasi kailangan mo doon ng ano, ng NFT na heroes. So, ano yung, eto yung mga available nila ng NFT heroes, no. Ayan, no. NFT 6 daw, Dear Ella. Ito pa ibang mga NFTs nila, no? So, ito. So, pinakamababang NFT nila is 750 XPLA. Kung gusto mong magka-earn dito sa, ano, ha? Sa Dear Ella. Pero, meron naman doon silang sinasabi na gagawin yung NFT yung mga heroes na nakukuha mo. Pero, hindi ko alam kung paano pang gawin, no? Ito lang yung pinaka-obvious na, ano nila, no? Procedure nila kung paano ka makaka-earn sa game nila, no? So, magkano ba yung 750 XPLA? So, chine ko na rin yan. Asa na ba yun? Wala yata. So, XPLA. Check natin ito. PHP. PHP. Tingnan natin kung magkano yung conversion nila, no? So, 11.69, no? So, remind you, no? Bagsak ang NFT ngayon as of November 14, no? Sabog lahat ng token, no? So, kailangan mo daw ng magkano yung NFT na minimum nila? 750. So, 750 XPLA is 8,700. So, ang mahal, no? So, tayo ay pre-player lamang, no? Kaya hindi tayo naglalaro ng mga bumibili ng ganito, no? Mahirap na, no? Mahirap na matalo, no? So, itong Dear Ella, may free-to-play na feature siya. Pero kung gusto mo talagang kumita, is bumili ka ng NFT characters mo, no? NFT heroes. So, may sinasabi nila sila na
Pwede ka daw mag-convert nitong mga hero na to into NFT, no? Pero hindi ko makita sa menu kung papaano at saan, no? Kasi kaya nga pinalevel ko to sa level 14. Inunlock ko tong dalawa na to. Akala ko dito mag-exchange para makita natin kung paano sila itatransform to NFT. So, hindi ko nakita eh, no? Teleport tayo sa ano ba to? Try nga natin dito. So, ano meron dito sa kingdom na to? Baka sa ibang kingdom meron, no? Wala rin naman. Same menu lang din naman yata, no? So, wala. So, ito yung mga heroes yun, no? Ano? Ito na pa-level ko. Mind you rin, pag magpaparank up ka nitong mga characters na to, kagaya nito, example natin, i-enhance mo yun sa plus 2. Paggamit ka na ibang heroes mo, auto-select mo lang yan. Tapos, pag, yan naman, gagamit ka ng rubies. So, although meron tayong bound, yung bound ang unang gagamitin niya, no? Para paparank up mo siya, syempre, para mas malakas siya, no? So, ayun, no? Yun siguro yung pinakaano dito sa, ano, no? Yung nagtanong about kung pa, nagpapa-review about dito sa game. Kung gameplay naman at mahilig ka sa RPG, maganda siya, no? Mas magandang version siya ng Idle Lucas saka ng ano ng Summoner's War, no? Kasi mas marami siyang features eh. Marami kang gagawin sa kanya, sa character. May mga combination pa yan, no? So, check lang natin yung gameplay para makita nyo. Dito lang tayo sa madali-dali, no? Kita mo yung menu, same lang din talaga ng Idle Local. Na iba lang talaga yung mga graphics, mga visual effects niya, etc. No? At saka madaming siyang bagong features nga, no? So, ito yan ang maganda. May active-active battle siya. May autoplay naman yan, no? Autoplay pa rin yan, syempre. Tapos, meron siyang ano, ito. Pwede mo silang i-combine para magkaroon sila ng skill combo, no? Kinancel ko na yung mga animation kasi masyadong maani. Matagal pag may animation, no? For example, ayan. Diba? Masyadong maani animation. Kaya pwede mo i-cut yung animation para hindi masyadong matagal. So, ayun. So, i-cut na natin. Eh. So, yun yung basic gameplay niya. No? 5 ano sila. 5 bali sila. Tapos, pwede sila magkaroon ng mga combination ng mga skills. Eh. Magkakaroon sila ng combo-combo. Pwede mo sila i-cast ng 3 sabay-sabay. Eh. Pag napuno tong energy mo. So, 92, 200 yan. Ayan. Eh. So, ayan. Ganun yung gameplay niya, no? Leave na natin yan. So, after playing ng ilang, ano na, kumabot na ako sa level 40, no? Wala pa rin ako nakuha ang currency nila na Ruby. So, hindi ko kailangan mo talaga ng NFT na heroes para makakuha ka siguro ng Ruby. Kasi yun naman ang stated sa kanilang website na kailangan mo ng NFT hero para makakuha ka ng crystals, ano? So, yung hearing sa NFT, like, enjoy your adventure to the fullest, no? Hindi ko ma-search yung kanyang white paper kasi. Pero yun, ganun lang ang play nitong ano na to, no? Itong Dear Ellen ng Come to Us, ano? Or C2X, no? So, kung ano din ba ang value ng C2X ngayon, ano? Nambaba rin, ano? 24 pesos ang CTX ngayon. So, ang ILY kasi, kukonvert mo yun sa CTX, no? Hindi ko alam kung ilang, I mean, kasi ano yan eh. Saan na ba to? Kung ilang ruby ang kailangan mo para sa isang ILY, no? Dati kasi, ano, 10,000 eh. Sa Idle Luka, no? Kaya lang noon, mabilis mag-exchange, madaling magpalit, madaling mag-convert. Ngayon, nagkaroon yata sila ng migration, ano, yung C2X. Saka XPLA, no? Inilipat yata nila. Kaya medyo naging, hindi ko na ito nilaro kasi medyo naging magulo na eh, no? Tapos ngayon nga, pagkakarinig ko nga dito, kailangan mo ng NFT, kaya hindi ko na ito tinry igawa ng video, no?
Pero kung may way daw na, no, itong mga heroes na to, siguro pag nag-progress ka na matagal, pwede mo raw yung convert sa NFT hero. So, kung, pero alam ko, class S yata, hindi itong B. No? So, kung pwede mo siya laruin as free player, no? Pero yung earnings niya, hindi ko pa alam kung gaano katagal ka makakakuha. No? Pero kung gusto mo na madalian naman, eh, di bili ka ng ano nila, NFT hero sila, no? Ayan, 750 XPLA. So, convert mo yan sa PHP, 9,975. So, masyado malaki, no? Tapos, ang value lang ng ano, ng C2X is around 24 pesos lang. So, parang hindi ko marirecommend, no? Pero kung gusto niyo laruin, asa sa inyo pa rin yan, no? Pero tayo, free player lang tayo. So, sa mga libre lang tayo, no? Maglalabas lang tayo ng konti siguro, pero hindi yung ganyang kalaki. So, yun lang sa review lang dito sa ano, sa about dito sa Dear Ella. Gameplay, kung mahilig kayo sa RPG, auto RPG, maganda siya. Cinematic yung graphics niya, yung texture nung ano. 2.5D lang di siya, pero maganda yung mga skill casting niya. No? Maganda siya laruin kung mahilig kayo sa gantong gameplay. No? Pero in terms of earnings, hindi ko ba masasabi kasi kailangan mo bumili ng NFT. NFT Heroes, no? Kaya kung gusto niyo i-try kayo na bahala, no? So, hanggang dito lang tayo, no, sa Dear Ella, no? Kung gusto niyo pa i-try, iwan ko yung link sa baba, no? So, i-download niyo na lang. Free to play yan, pero yung earnings niya ay hindi natin alam kung free. Kailangan mo kasi bumili ng NFT Heroes. Although may makukuha ka daw dito sa Heroes pag kinumbine mo to, kaso hindi ko pa na-unlock kung paano i-combine. Akala ko ito yun yung. So, level 40 na tayo. Inanla ko to, hindi pala ito. So, kayo na lang kung gusto nyo i-try, no? Yung mga mahilig sa magandang style ng game. Sa for now, pass na muna tayo dito sa Come to Us, no? Dahil iba na yung style ng ano nila, no? Ng earnings nila, no? So, hopefully nasagot ko yung tanong nyo. And thank you ulit for watching. And bye-bye!